magandang araw mga ka-healthy. Sa episode natin guys, tatalakayin po natin ng kaibahan po ng ating herbal na gamot against po sa ating tinatawag na synthetic drugs or mga gamot na galing po sa ating butika. Pakinggan po ang mga detalye pagkatapos po ng ating maiksing intro. Ang halamang gamot ay kasama natin mula pa noong simula ng sibilisasyon ng tao. Ngunit mas makonti ang nalalaman natin tungkol sa mga epekto nito kaysa sa mga nakasanayang sintetikong gamot. Sa kanlurang mundo lalo na, umaasa tayo ng mga sintetikong gamot ngunit marami pa rin mga mababaling sa mga natural na gamot kapag naghahanap ng mga solusyon sa pagpapagaling. Sa bidyong ito, ay tumitingin sa mga benepisyo at mga problema na parehong uri ng gamot. Dito natin isinalang-alang kung bakit kailangan nating malaman ang higit pa tungkol sa mga halamang gamot kaysa sa atin. Ano ba ang gamit ng mga halamang gamot? Ang herbal therapy ay isang holistic na therapy na pinagsasama ng mga emotional, mental at spiritual. Maraming mga tao ang bumabaling sa pamamaraang naturopathic na naghahanap ng lunas para sa ilang mga karamdaman, kabilang ang depresyon at pagkabalisa, diabetes, mga sakit sa cardiovascular at maging mga kanser. Ngunit dahil lamang sa mga natural na gamot ito ay hindi nahuhulugan na sila po ay palaging ligtas. Ang ilang mga herbal na gamot ay maaari rin nakakalason. Ano nga ba ang kaibahan ng herbal versus sa isang synthetic na gamot? Ang mga pharmaceutical na gamot ay partikular sa kanilang mga aksyon at pag-target ng mga pathology, samantalang ang mga herbal ay maaaring magkaroon ng malawak na hanay ng mga epekto sa physiological system. Sa pangkalahatan, kailangan ang herbal na gamot ay naglalayong magpapagaling at may posibilidad na maging mas marayad ang epekto. Sa pagsasabi na maaaring magkamali ang mga bagay, kadalasan natin na dahil sa mga sumusunod. Ito po ay maling pagkakilala ng isang halaman. Pangalawa, ito po ay maling paghanda o preparasyon kung paano gamitin ang mga halamang gamot. Pangatlo, ito rin po baka mayroong mali ang pangasiwa. Dahil kadalasan ang mga huling senaryo na ito ay nangyayari sa mga kamay ng mga hindi sapat na sinasanay ng naturopathic practitioner. Bagamat kamangkailan lamang ay pinakita sa mga sintetikong gamot ay na-standardize kumpara sa mga natural na gamot. Inihanda ang mga ito sa pagsunod sa mahigpit na standard na operating procedures kung saan ang bawat batch ay ginagarantihan na pariho ang kalidad sa huli. Ang mga producer ng mga herbal na gamot samantala ay hindi kailangan sundin ang mga natural na regulated sa pamamaraan. Bagamat may ilang mga pamantayan na nakadeploy sa Asia, at ang mga batch ay maaaring maging hindi pare-pareho ang kalidad. Mayroong mga maraming mga variables na kasangkot sa paggawa ng isang herbal na gamot na kinasangkutan ng pakinlanlan ng mga halaman at ang kanilang bahagi, pinanggalingan, mga pamaraan sa pagkuha, lumalagong kondisyon depende sa klima. Ang mga herbal na gamot ay masalimuot at may mga polyfunctional na effect sa katawan ng tao. At sa kasulukuyan, walang sapat na kalaman tungkol sa kanilang kaligtasan at pisa. At naayon sa statistika, ito po ay halos 8% ng mga admission sa hospital sa US halimbawa ay dahil sa masama o side effects ng mga synthetic na gamot. Naglalaman ang mga pasyente ay dumaranas ng mga malubhang kahinatnan kapag uminom ka ng mga halamang gamot kasama ng mga gamot tulad ng mga antidepressant at mga gamot sa mga HIV, epilepsy at sakit sa puso. Bagamat ang herbal na gamot ay may natural na produkto, maaari pa rin silang makagawa ng potensyal na makapangyarihang biological na epekto sa katawan na maaari ding sa kasamang palad ay nakasira. Ngunit ang mga tao ay madalas na bumabaling sa mga natural na gamot dahil naniniwala sila na sila ay libre mula sa hindi kanais-nais ng mga epekto. Bagamat hindi tama ang pagkaunawa sa balanse
ang mga herbal na gamot ay talagang mas ligtas kaysa sa mga sintetikong gamot. Humigit kumulang 100,000 katao na ang namamatay bawat taon dahilan sa pagkalason na epekto ng mga sintetikong gamot. Bakit kailangan nating malaman ang higit pa tungkol sa mga halamang gamot? Noong huling bahagi ng 1970s, ang deklarasyon ng World Health Organization, ALMA ata, ay nanawagan para sa kalusugan para sa lahat na makamit sa pamamagitan ng isang New International Economic Order. Upang makamit ito, kinakailangan upang madagdagan ang ating kalaman sa herbal na gamot na hindi gaano ginagamit at hindi epektibo na pag-aralan ng mga sintipiko. Bukod sa mga herbal na gamot, ang mga produktong ito ay ginagamit bilang pandagdag sa panjeta at nutraceutical. Kailangan ng mga chemical standardization kung ang herbal na gamot ay malawakang gamitin sa pangalaga sa pangkalusugan. Samantala ng mga hospital at mga at pagkamatay na dulot ng herbal ng mga gamot ay mahirap hanapin. Ngayon mga kahodi, nalaman po natin ang kaibahan po ng ating sintetikong gamot versus sa isang natural na gamot o ating mga herbal medicine na gamot, herbal plant. Alamin lang po natin ang tamang proseso at tama pong pagkakilanlan sa mga halaman nating mga higit ng mga halamang gamot. Kasi pag nagkamali po tayo mga ka-healthy, yan po ay nakasira din po sa ating kalusugan. Yun lang po at maraming salamat po. Mega love shoutout sa lahat ng ating mga ka-healthy. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, maaari niyo pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin lang po ang bell at i-select lang po ang all para ma-update po kayo sa mga videos na ating i-upload para po sa ating planta serye na halaman sa bakuran may pakinabang. Maraming salamat. May namimiss ka ba ng mga episodes sa ating halaman sa bakuran may pakinabang na planta serye? Kung ganun, pindutin niyo lang po ang icon na nasa taas at nanon po lahat ng mga episode ng ating planta serye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaaring pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin po ang bell at isilik lang po ang all para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga videos na ating mga i-upload para sa ating planta serye. Magandang araw mga kapatid at maraming salamat.